XL558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang kalusugan ay number one. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. At 2016 Best AM Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutukunan ang inyong mga katanungan ukol sa samutsaring issue ng maayos na pangangatawan. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan. Para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gantingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host. At 2016 Best AM Program Host. National Nutrition Council Executive Director. Assistant Secretary of Health. Bernie Flores. At si Rod Marcelino. Isa sa bawat apat na Pilipinong buntis o halos 25% ang naitalang nutritionally at risk. Ito po ang lumabas sa isinagawang National Nutrition Survey ng Food and Nutrition Research Institute, Department of Science and Technology noong 2013. Ako po si Rod Marcelino. Welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Mga kanutrisyon, bilang bahagi po ng pagdiriwang ng National Nutrition Month ngayong buwan po ng Hulyo na may temang First 1,000 Days ni Baby, pahalagahan para sa malusog na kinabukasan. Pag-usapan natin ang wastong nutrisyon ng mga nanay. Opo, kayo po yung mga nanay na nakikinig ngayon. Kasamang ating ninang sa wastong nutrisyon, Assistant Secretary of Health at Executive Director for po ng National Nutrition Council, Bernie Flores. Ma'am Bernie, magandang hapon. Magandang tanghali, magandang hapon sa iyo, Rod, at syempre sa lahat ng mga tagapakinig ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Pwede ba akong bumati, Rod? Ay, upo. Sabi nga, upo. Kasi una-una, magpapasalamat lang ako kay Secretary Janet Garin kasi he spent the afternoon with us kahapon sa National Nutrition Council. Nagpasalamat kami sa kanyang suporta at saka sa pagiging ano kasi as Secretary of Health, siya rin ang chair ng Opo. National Nutrition Council Governing Board. Yun. So nag-enjoy naman, kilala niya lahat ng members ng NNC Secretariat sa Central Office at Region 4 at saka NCR. Pangalawa, batiin ko rin ng aking kapatid, yung aking panganay na kapatid kasi nanay ang pag-uusapan natin eh. Ay, opo. Oo, eh siya ang nanay ng dalawa kong pamangkin na nasa Singapore. Si Doktora Carmen Flores Tabo, eh siya ay OB-GYN rin. Oo, at practicing pa. Oo, more than 40 years na siyang anong tawag ba doon? Clinician, no? Basta sa mga nagpapaanak. Kaya marami nang dumaan sa kanya na marami nang dumaan sa kanyang mga buntis na nagpapa-prenatal. Well, alam mo sa probinsya siya sa Katanduan na siya nagpa-practice. Ah, okay. Oo. Tapos ang kanyang anak nagpunta at saka yung pamilya niya, si Alan, si Sol at ang mga tatlong chikiting. Batiin ko lang si Ralph, si Alana at saka si Baba. Ayan, maliliit pa yan, 12 years old, 11 at saka 4. Mga batiting pa pala. Oh, pauwi na sila ngayon, nasa airport na sila, pauwi na ng Singapore. Ay, mahaba-habang biyahe. Oo. Anyway, so magandang umaga o tanghali po ulit sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Mo sa Nutrisyon. At ang gaya ng nasabi kanina ni Rod, napakalaki po ng gampanin ng mga ina dito sa usapin ng First 1,000 Days. Ang malusog na simula sa buhay ni Baby ay nakasalalay sa nutrisyon at kalusugan ni Mami bago, habang at pagkatapos magdalang tao. Pero gaya nga na nabanggit mo kanina, Rod, may mga kababayan tayong buntis na kapo sa wastong nutrisyon at siguro dala na rin sa kapusan sa wastong kaalaman. Sabi mo nga, isa sa bawat apat sa kanila ay nanganganib. Mula sa datos na yan, ang may pinakamataas na bilang ay yung mga buntis na nasa edad 20 pababa o yung mga teenage, nako, pregnant women, mm-hmm, children pa nga, yung iba.
37% yan, o isa sa bawat tatlo sa kanila ang kulang sa tamang nutrition. Isa din yan sa seryosong problema ngayon ng society, mga kasama, yung teenage pregnancy. Minsan 12 years old pa lang, hindi pa nga teenager, Rod, meron na nabubuntis na. At upang malaman natin, mga kasama, kung ano ba ang wastong nutrisyon para sa mga ina, abay tutulungan tayo ng ating guest resource person na si Ms. Maria Jeannie C. Vertudaso, Nutritionist Dietitian 3, Clinical Nutrition Division, Dietary Department, University of the Philippines, Philippine General Hospital. Welcome back po sa radyo. Opo, ang pagbabalik ni Mama Jeannie. Opo, ma'am, magandang hapon po. Welcome sa radyo mo sa Nutrisyon. Magandang hapon din po. Privilege po ako na mabalik ako itong panahon na to dahil lahat naman ng mga kanutrisyon ay nagse-celebrate ngayong July. At natutuwa ako na nandito ako on Nutrisyon Month. Kami rin, ma'am, natutuwa rin kami na nandito ka. At tutulungan tayo na i-discuss itong napaka-importanteng topic. Opo. So, diretso na po tayo sa ating talakayan, Ma'am Jeannie. Diretsahan tanong po. Ako, parang sa ano to? Hatsit si Ma'am. Ano po ba ang mga pangangailangan sa nutrisyon po ng mga kababaihan? Mula sa paghahanda niya sa pagbubuntis hanggang siya po ay makapanganak. At mayroon pa po akong next question, may follow-up. Ano po ba yung dagdag na sustansyang kailangan po ng mga ina? Opo. So, sagutin natin yung una. Opo, Ma'am Jeannie. Ano po ba ang pangangailangan sa nutrisyon? So, unang-unang pangangailangan ay ang enerhiya. No? So, meron tayong karagdagang energy na 300 kilocalories bawat araw, lalo na pagdating ng second trimester at third trimester. Ito po yung mula 4 hanggang 6 months at 7 hanggang 9 months. Kailangan din nila yung energy na ito upang masuportahan lahat ng mga pagbabago, no, yung paglaki ng baby, yung mga pangangailangan ng nanay, no. So lahat ng ito ay nangangailangan ng energy. Ito yung magiging dahilan ng tinatawag nating undernutrition kapag hindi kumain ng tama sa enerhiya yung mga mothers. Ang ikalawang mahalagang sustansya or kailangan ng mga mothers ay ang protina. No, so alam niyo po ba na nangangailangan ng karagdagang 25 grams ng protein, no, ang mga na mothers kada araw mga mothers na nagbubuntis, no. So medyo malaki po ito. Para saan ito? Una, kay baby. Kasi syempre mabubuo yung mga katawan ni baby, yung kamay, yung paa, unti-unti yang nabubuo. At ang lahat ng mga tissues, mga muscles, yung utak ay gawa sa protein. No, so ito yung mga kailangan ng ating mga baby, ng mothers na nagbubuntis. No, so may support siya para sa sarili niya. At the same time, priority din yung baby. Nabubuo sa kanyang sinapupunan. Yung sagot ko naman doon, ano ang dagdag na sustansyang kailangan nila? Merong mga micronutrients na tinatawag. No, so ito yung mga sustansyang kinakailangan sa kakaunting dami lamang, unlike yung protein, carbohydrates, and fats, no. So una na dito yung calcium, no. So syempre yung mga buto kailangan suportahan yan, buto ng baby, buto ng mommy, no. So ang calcium, manggagaling ito sa mga gatas na iinumin o yung mga produkto ng gatas. Yun namang hindi makainom ng gatas dahil alam natin mga Pilipino, hindi tayo masyadong mahilig sa gatas. Yung iba nagda-diarrhea. So, mga pagkaing mayaman sa calcium ay yung mga maliliit na isda, no? Yung mga Dilis. Yan, sardinas. Yung kasama ang tinik, ano? Pwedeng kainin. Yan, mayaman yan sa calcium. Pati mga butong gulay. Yan. So, pangalawa sa micronutrients, iron, no? Para saan ang iron? Upang hindi maging anemic o yung maputla yung mother. Pag nanganak ang mother, kailangan may store siya dahil maraming dugo ang mawawala kapag nanganganak. Pati si baby, kailangan masuportahan ng iron para sa kanyang adequate source, ng kanyang tamang source para sa dugo din niya. Hindi siya maging anemic. Pangatlo, yung folic acid, no? So topic po natin ito nung nakaraan, last week, no? Oo, para maiwasan ng mga abnormalities, in particular yung neural tube defect. No, so ang folic acid galing po yan sa term na foliage.
No, so foliage meaning green, para madaling matandaan. Dahon. Ano po ba yung mayaman sa folic acid? Ito po yung mga dahon-dahon, yung mga green leafy vegetables, no? Nandiyan yung kangkong, malunggay, pechay, no? At isa pang malakas or madaming folic acid din, yung mga beans and peanuts, no? Garbanzo, mani, no? Vitamin A, no? Napakahalaga para sa pangailangan ng mga baby dahil ito ay tumutulong din upang maging malakas yung resistensya ng katawan at maiwasan yung mga problems ng mata. No? So, ito ay galing sa mga liver, mga internal organs. At ang isa pang mahalaga ay yung iodine. Mm-hmm. Maraming mga areas ang Pilipinas na endemic ang iodine deficiency. Especially yung mga nakatira sa mga mountainous areas, yung nasa taas, no? Walang access sa mga seafood, no? So, kailangan ng buntis na nanay ng additional na mga 25 micrograms ng iodine sa bawat araw. Ayan. Ito, paniwala po ng karamihan, Ma'am Gino, na normal lang daw sa buntis ang kumain ang kumain. Walang tigil. Kasi yung kanilang, ano rito, paniniwala, Ma'am, dalawa na daw silang kumakain nila yung sinanay. Kasabihan nga na doble na daw dapat ang dami ng pagkain niya dahil dalawa na raw silang kumakain. So ano po ba yung tamang diet, Ma'am Gino, habang nagbubuntis? Okay lang ba? Kasi sinasabi nga nila may dala-dala na siya. Sanggol na sila. Dodoblehin ba lahat ng kakainin? Ganun. Opo. Oo, hindi ito tama. Ayun. So nais ko nang sabihin na ang sagot ay hindi. Mm-hmm. No, hindi porket dalawa kayo, times two din yung kinakain. Yung unang subo para kay baby. Yung yun. Nabanggit ko kanina, ano ba yung karagdagan? Ang karagdagan kung sa enerhiya ang pag-uusapan ay 300 kilocalories lamang. So sa mga kanutrisyon natin na hindi ito masyadong maintindihan or hindi ma-relate. Ano po ba yung 300 kilocalories, no? Ito ay pag tin-translate o nilagay natin na bilang pagkain, ang isang tasang kanin ay 200 kilocalories, no? So isang tasang kanin, 100 na lang ang natitira. Halimbawa, ternohan natin ng isang small na tilapia o isang maliit na isda, no? Isang hiwa ng bangus, no? Ito ay 68 kilocalories, pero hilaw pa ito. So, pag pinirito natin ito, may isang kutsaritang mantika na sisipsipin, 45 kilocalories po ito. So, i-add natin isang tasang kanin, isang isdang pinirito. Ito po yung additional per day. Depende, no? Ma'am, sa size ng isda. Hindi na. Hindi dapat. Hindi dapat depende sa size. Meron talaga ng yung per isda size, lang. Ano, maliit lang dapat. Oo, hindi naman ibig sabihin isang malaki. Hindi isang pwede malaki, isang buong malaki. Isda. Oo. Mas madami na ng calories. Pag medyo malaki na yung isda. So, yung mga additional, hindi naman siya kasing doble. Yung parang kung kailangan mo ng 1.5 magti 3,000 kilocalories ka. Hindi ganun. Kasi magiging problema naman dito yung mabigat na timbang. Ayun. So, anong pwedeng mangyari, Ma'am Jenny, sa nanay at saka pati na rin dun sa kanyang isisilang na sanggol kung mapabayaan naman yung kanyang kalusugan at nutrisyon? Bakit ba napakahalaga ng wastong nutrisyon sa mga ina? Ito ang kailangan nating stress, no? Importante itong tandaan. Maraming magandang epekto po yung wastong nutrisyon. Una sa mother, no? So ito ay tumutulong upang maging normal ang pagbubuntis mo, no? So siyam na buwan ito, ayaw natin ng komplikasyon. Maraming komplikasyon ang pagbubuntis, no? So sa mga mothers, gusto nating iwasan or pababain. Yun nga yung sinasabi ng bago nating health secretary. Mapababa ang maternal mortality rate, no? Bawasan natin yung mga namamatay, buntis na namamatay, nagkakasakit. Isang sikreto dito, wastong nutrisyon. Kailangan maganda yung kalusugan at nutrisyon ng isang mother bago siya magbuntis. And then, tumutulong din po ito sa isang napakahalagang event after magbuntis. Ito yung pagpapasuso, no? Successful lactation, no? Magiging successful ang breastfeeding pagka maganda yung nutrition ng mother.
Bali, tulay po ito upang maging malusog talaga si baby. Mm-hmm. Sa bata naman, napakaraming epekto ng wastong nutrisyon. Una, tumutulong ito upang maging maganda yung growth and development ng baby. Gusto natin na yung baby na ilalabas, di ba pagkabuntis ka, pinapagdasal mo, Lord, kahit hindi na po lalaki, basta healthy lang po yung baby ko. Ilabas ko lang. Oo, mailabas kong healthy. No? Sino ba naman may gusto dito may abnormality? Paglabas, may sakit sa puso. Mm-hmm. No, so, wastong nutrisyon din ang sagot dyan. Maiiwasan ang stillbirth, no? Yung paglabas ay patay na yung baby. Mm-hmm. Congenital malformation, no? Yung pagkakaroon ng abnormality, like yung mga neural tube defect, mm-hmm. yung may mga bukol sa puwet, ganyan. At neonatal death, at yung mga, yung baby meron din siyang mental, sapat na mental, ano rin, di ba, mental retardation po, yung pagkulang ka mm-hmm. sa iodine. Mm-hmm. No? So, adequate nutrition reserves ng baby. At sa mga, yung mga mothers na talagang delikadong magbuntis, yung premature delivery. Mm-hmm. No? So, iniiwasan natin ito. Meron nga pong pag-aaral, yung Cebu, meron po silang longitudinal na rinig niyo na po yung ASEC. No? So, nakita nila, finalo up nila, yung mga mothers na undernourished, tinignan nila yung outcome nung pregnancy. Yung mga anak nun ay merong hypertension. Ah, talaga? Nakita nila, pagdating ng adolescence, nagkaroon na ng hypertension. Opo. At risk sila sa hypertension. So ano naman po ma'am yung nire-recommendang weight gain o yung dagdag na timbang kapag nabubuntis po? Oo. So base sa mga ano natin literature, kung yung mga dinagdag na pagkain ano naman yung dagdag na timbang? Ano yung dapat na karagdagan mm-hmm. timbang? No? So ang weight gain sa kabuuang duration ng pregnancy ay mula 10 hanggang 12.5 kilos lamang. So ito ay 22 to 28 pounds. Mhm. Miss Jenny, yung baby ba, gaano siya kabigat? Yun. Yung ano ba, yung nasa tiyan pa? Yan. So, yung weight gain na ito ay halos kalahati. No? Mm-hmm. So, ang baby, paglabas, ang normal weight niyan, mga 3 kilo. Mm-hmm. 3 kilos. So, yung sa 10 kilo na ito, 3 kilo doon yung kay baby. At less than half nito, yung weight gain ay galing sa yung placenta. Tsaka yung tubig, no? Yung tubig, o yun. Pati rin po yung pag-weight gain ng breast, no? Bumibigat mm-hmm. ang suso pagka buntis dahil naghahanda na sa lactation, no? At yung iba pang mga laman nung ating pagbubuntis. Okay, siguro break na muna tayo, Rod. Sige po, ma'am. Opo. One word for the week bago tayo mag-break, Rod. Pag-usapan natin kasi yung napaka-importante ito. Maganda yung pangalan niya, Hyperemesis Gravidarium. Parang hindi ko salamus. Hyperemesis Gravidarium. Ito po yung ano, sa totoo lang, ito yung napaka-simple. Ito yung morning sickness kapag buntis. Oo, ang Hyperemesis Gravidarium ay malalang version nito. Karaniwang sintomas nito yung labis at paulit-ulit na pagduwal, pagsusuka, na nagdudulot naman ng kawalan ng gana sa pagkain, pagbaba ng timbang, at dehydration ng buntis. Ang kondisyong ito ay kadalasang nagaganap mula sa 4 hanggang 13 linggo ng pagbubuntis. Mapanganib po yung hyperemesis dahil nalalagay sa panganib ang kondisyon ng ina at sanggol sa kanyang sinapupunan, kaya ito ay nangangailangan ng agarang atensyong medikal. At yan ang ating nutrition word for the week, ang Hyperemesis Gravidarium. Napakahirap naman ah. Morning sickness. Sa madaling salita. Opo, eto na po mga kasamang inaabangan ng lahat. Ang ating papaligayahin natin sila, ma'am, sa ating mga listeners sa pamamagitan ng pamimigay po ng TIG na dadalawang 200 pisong load, mga kasama. Hindi na po 100 ha. 200 pesos na po. Sa 10 naman. Oo, hindi lang 6. Hindi lang 6. 10 na po. Opo, at sa siguro sa year 8. Ay, huwag na yan. Baka pwede ng cellphone. Cellphone na. Or house na. Okay, sagutin lang po ang tanong na ito. Ah, napakadali pati. Oh. Ay, naku. Giveaway.
Ano ang rekomendadong weight gain o dagdag na timbang kapag nagbubuntis? Ay nako, kakasabi lang kanina ni Ma'am Jeannie. Mga kasama, i-text po ang inyong sagot sa ganitong format. Full name, eksaktong address, ilagay ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan ang inyong sagot. Siyempre, at isend po ito sa 0908-579-6898. Totoong address pong ilalagay po ninyo ha, sa inyo pong sagot. Dahil dadaan po ito sa validation. Maari po kasi ma-disqualify kapag hindi totoo po ang inilagay ninyong address. So sa mga nais naman magpadala po ng kanilang katanungan, mag-text lang po sa 0921-431-1044 sa mga naka-smart po yan. Sa mga Globe naman, 0927-650-6795. O di kayo tumawag po sa aming landline sa 882-2374, especially yung mga buntis ngayon. O yung mga may balak magbuntis. Libre po yung konsultasyon sa ere. Maki-interact lang din po kayo sa aming talakayan. Gamit pong hashtag Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7. Paki-add nyo na rin po kami sa inyo pong circle sa Google Plus. At panoorin nyo din po itong talakayan natin ngayon at yung episode nung isang linggo at yung unang-unang episode natin for po, Year 7 sa YouTube channel po, Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7. At i-like nyo rin kami sa Facebook, Radyo Mo sa Nutrisyon. At sundan kami sa Twitter, sa Radyo Nutrisyon. Pareho pong one word lang yon. At mga kasama, mapapanood nyo din po kami sa ustream.tv/dcxlonline-tv at sa Signal TV Channel 209. At ngayon, live na live tayo sa ngayon Facebook yata. Ngayon. Opo, yung mga friends dami sa Facebook. Meron bang nagla-like? Marami na. Ay, dami na. Ugaliin din pong dalawin ang aming website na nnc.gov.ph at Facebook page na NNC Official. At ipagpapatuloy po natin mamaya ang ating talakayan tungkol sa wastong nutrisyon ng mga buntis. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Alimbawa, sa protina may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Eh kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy? Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako? Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Welcome back po, mga ka-nutrisyon, sa Radyo Mo sa Nutrisyon. At kapiling pa rin po natin ngayong hapon si Ms. Maria Genesee Vertudaso, Nutritionist, Dietitian 3, Clinical Nutrition Division, Dietary Department, University of the Philippines, Philippine General Hospital. Usapang nutrisyon ng buntis pa rin po tayo, mga kasama. Eto, Ma'am Jeannie, madalas po dito nahihirapan yung mga asawa pag naglilihi na si Mrs. Opo, madalas po may pinaglilihang pagkain ang buntis. At mga weirdo. Oo, paminsan hanapin mo ako ng mangga na kulay violet. Meron. Ano naman po yung epekto nito, Ma'am? Sa paglilihi, no? Okay, meron tayong mga pagkain na talagang nare-request lamang na yun lang yung kakainin niya. No, meron tong maganda at hindi magandang epekto. Mm-hmm. Punta tayo muna doon sa maganda. Magandang epekto kung yung pagkain na pinaglilihian ay masustansya. Yung mangga, maayos naman yun kasi karaniwan mangga. Pag nagmangga na, naglilihi. Ang mangga ay prutas, mayaman sa vitamin C. Mm-hmm.
No? So, ang hindi magandang epekto ay kung puro mangga lang yung kakainin niya. Kasi mataas din siya sa sugar, no? Di ba, Ma'am Jeannie? Opo. At kung yung green mango naman na sabihin na nating maasim, kulang siya. Mm-hmm. Dahil syempre, kailangan natin ng energy, ng protein. No? So, kailangan balanse pa rin. Kakain pa rin ng karagdagang pagkain. Bukod dun sa pinaglilihan na pagkain. Baka hindi na kumain ng kanin, ng protein. Puro mangga na lang. Puro mangga na lang. Yun ay hindi maganda. Paano naman, Miss Jeannie, kung sobra-sobra naman yung kain at talaga nadagdagan yung timbang ng buntis, anong masamang epekto meron ito sa kanya? Ang magiging masamang epekto, kasi syempre lahat ng sustansya, ang priority ng katawan, ibibigay niya sa baby. Dapat, no? Yung glucose na nakukuha o yung asukal na nakukuha dun sa kinakain ni mami, yun na yung fuel ng baby eh. Ang mangyayari, yung outcome o yung baby ay bibigat din. No? Sobra-sobrang timbang, overweight yung baby. So, mahirapan yung mother. So, imbis na normal delivery, baka ma-CS pa siya. Pero sa ano, kung halimbawa masyadong mataas yung kanyang intake, anong nangyayari? Di ba meron ng pwedeng magkasakit si mami? Pwede rin po. Kasi yung mga pagbigat ng timbang, yun po yung effect nun sa kanya. Ay pwede rin habang kumakain, kain ng kain, na impacho. Yung hindi na matunawan. No? So, mahirap. Yun yung mga effects. Sa madalas din po, Ma'am Jean, yung mga nagbubuntis, yung minamanas po. Ano po yung pwedeng, ano po yung ano rito? Solusyon? Yung pwede nilang gawin? Actually, ang pagmamanas ay parang sabihin na nating normal course. Hindi naman normal ang manas. Pero ito ay dulot ng mga physiological changes. Pag nagbuntis po tayo, kailangan may pagbabago, mag-i-increase yung blood volume at yung plasma concentration. Ibig sabihin yung dugo, kailangan mag-expand siya para ma-deliver yung mga sustansya. No, so, sa buntis, kung hapon naman magmamanas dahil kakatayo, ang solusyon lang dito, itaas natin yung paa no, para bumalik yung mga yung magandang circulation. Pero kung ito ay dulot ng pagkakaroon ng tinatawag natin yung pre-eclampsia, no, yung pagkakaroon ng protein sa ihi. Kasi pag may protein sa ihi, pwedeng lumalabas yung protein na yon, magdudulot talaga ito ng manas. No? So itong parting ito, kung hindi siya yung hapon at umaga, manas na agad, pati yung mga kamay, manas. Kailangan natin magpa-check up sa doktor dahil kailangan ma-check at ma-manage ito. Kasi pwede ding mag-high blood dahil sa pagmamanas. Sa panahon pa lang ng pagbubuntis, dapat nangang tinutulungan ang buntis para sa pag-prepare sa pagpapasuso, di ba pa? Ano naman yung mga paraan paghahanda para sa itong stage ng ano? Yan. So, the moment na nagbuntis po ang isang mother, nagpe-prepare na rin yung katawan niya para sa pagpapasuso. Okay. Yung mga hormones, estrogen, progesterone, prolactin, no? Lahat ng ito ay nilalabas ng katawan upang mabigyan ng suporta lahat ng pangangailangan ng buntis. No? So, galing anong talaga, no? Galing. Galing ng Diyos. Opo. Oh. Anong mga preparasyon ang dapat gawin? Una, psychological preparation. Yeah. Dapat ang isang mother ay malaman niya yung mga benefits ng pagpapasuso, yung gatas ng mother. Para sa umpisa pa lang, nakukondisyonan mo na yung mind mo na ikaw ay magpapasuso. Tumutulong gusto mong ito. Magpasuso. Opo, yun po. No? So, tutulong ito para mabilis lumabas yung gatas. At yung mga wastong sustansya, kagaya na nabanggit natin, energy, protein, calcium, no? So, kailangan balanse yung kain ng mami para yung mga sustansya na makukuha sa gatas niya, sa kanya din naman manggagaling yun. Yung isa kanina, hindi ko na, balikan ko lang yung aking dapat, gusto ko sanang itanong, yung yung mga factor na nakakaapekto sa pagkaroon ng wastong nutrition sa panahon ng pagbubuntis, ano na nga yung mga yun, Miss Jeannie? Yan. So, sa dami ng mga pagbabagong nangyayari, no? So, isa sa mga factors na nakakaapekto sa wastong nutrition is yung mga pagbabago sa tiyan. No, so, yung gastrointestinal changes, no, I think yun yung pinaka merong effect sa wastong nutrition. So, ano bang nangyayari? Yung progesterone na tinatawag natin na hormone, ito ay nagdudulot ng parang relaxed tone dun sa tiyan. Kaya yung paggana ng ating bituka, parang mas malambot siya. Mabagal. Oo, mabagal. Ang effect po nito yung tinatawag na nausea.
No, yung pagising mo sa umaga, para kang masama na kaagad yung pakiramdam mo, hindi ka makakain. No, yung pagsusuka, no, sa mga mothers, at yung heartburn na tinatawag, na pagka kain mo, parang bumabalik yung kinakain mo, may kasamang maasim. Mm-hmm. No? So, itong lahat ng ito ay nagdudulot na parang mahina kumain yung mother. No? So, kailangan ma-manage ito. So, paano i-manage ang nausea? Una, dry toast muna sa umaga. Yung mga biskuit o yung mga crackers, no, para hindi masuka. And then, yung isa pang nagdudulot ng effect sa pagkain is yung mga parang malakas kumain, no? Yung kain ng kain. No, syempre kakakain. Yung isa ayaw kumain. Oo, yung isa ayaw kumain. Lumakas ng lumakas kumain. No? So, ang dahilan nito kasi, yung mga hormones din, no? Kumain ka kasi kailangan ko ng sustansya. Kailangan medyo may konting disiplina din sa mother. Make sure na yung kakainin mo, hindi lahat puro maraming energy para hindi ka bumigat. So dalawa yung dalawang klase pala yung mga nagbubuntis. Okay, eto na naman Rod, yung pwede na nating ibigay yung 10 makakatanggap ng tigda 200. Meron ba tayong tanong diyan sa chat sa ano? Ay, mga sagot na po ba? Ay, sagot na. Dito nila yung iba dito sumasagot eh. Okay, ayun. Uy, maganda-gandang ano natin ngayon. Uy, Luzon, Visayas, Mindanao. Kompleto. Oo, i-announce mo na. Ang tanong ay, tanong natin kanina, ano ang rekomendadong weight gain o dagdag na timbang kapag nagbubuntis? At ang sagot po ay 10 to 12.5 kilos. Okay, ito po yung mga sumagot ng tama at magwawagi po ng tig 200 pesos na cellphone load. At doon sa mga suki pala natin na gusto pa pong magtanong, mamaya ibibigay namin yung aming linya po, no, ng text line na kung saan po pwede po ninyong ihabol ang inyo po mga tanong. For the meantime, first winner of 200 pesos, ayon, ng cellphone load ay mula po sa Doña Alisa Extension, Ligazuan, Bacoor, Cavite. Congratulations, Ramil Conos. Ay, Ramil, lalaking unang winner natin. Ang pangalawang winner naman, ma'am, ay galing sa Giauang, Bohol. Giauang, Bohol, Gindulman. Ah, Gindulman. Ayun, Gindulman. Oo, Bohol. Bohol. Si Jovelyn Balsamo. Jovelyn Balsamo, congratulations, panalo ka ng 200 pesos sa cellphone load. Pangatlong winner naman ay mula sa Barangay Kaingin, San Rafael, Bulacan, Alan Cadiz. Pang-apat, apa, puro lalaki, ha? From West Bahag-Bahag, Olongapo. Ronald Tumbaga. Ang panglima, another guy. Puro tatay ang mga nakikinig. Black 18, Lot 6, Sueño Village, Coronadal. George Salonga from Coronadal. Opo. Wow, South Cot. South Cotabato. Anim na winner, mga kasama ng 200 pesos sa cellphone load. 128 North Domingo Barangay, Pedro Cruz, San Juan, Metro Manila. Noel Crisostomo, lalaki na naman. Pang-pito, mga kasama, 10-3 pa lang ang babae, Rod. Oo, si Jovi ba yun kanina? Taga-Bohol. Jovelyn. Jovelyn. Isa pala. Ito, dagdagan natin yung babae. From Barangay Isabel, Ormoc City, Leyte. Wow. Nancy Pataksil. Pang-8 naman, mga kasama, ay galing po sa Sikod, Rizal, Palawan. Diaz Cristobal. Baka Cristobal yung pangalan niya. Opo. So, Cristobal Diaz, congratulations. Pang-9. Taga-saan si Chris? Sikot, Rizal, Palawan, ma'am. Palawan. Rizal, Palawan. Ito galing dito galing yung ating presidente. Malayo-layo din siya. Yung Davao. Opo. 120. Siya sa ano? Sa Ormoc. Ay, hindi. Sa Maasin City. Sa Maasin City. Sa pinanganak. Si President Bicom. 120 Quirino Avenue. Davao City. Davao proper siguro to, ma'am. Davao City. Yun. Luisa Asaitono. Okay. Luis Asaitono, panalo ka ng 200 pesos sa cellphone load. At yung pang-10, mga kasama, ay mula po sa Laia.
Batangas. Ayun. Jason Panganiban. Wow, talo ang mga babae. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, panalo tayo ngayon. Usapang buntis. Oy, ang galing sumali, ha. Congratulations lalaki sa inyong lahat. At mga kasama sa pagdiriwang natin ng buwan ng nutrition ngayong Hulyo, nais nating pagtuunan ng pansin ang wastong nutrition sa first 1,000 days ni baby. Ito ay nagsisimula sa malusog na pangangatawan at pagbubuntis ng kanyang ina. Ang mga buntis ay may malaking pangangailangan sa mga sustansya, kagaya ng napag-usapan natin kanina, iodine, calcium, folate, iron, of course, ang enerhiya at ang protina at pati ang tubig. At upang matugunan ito, makatutulong ang pagkain ng iba't ibang pagkain, paggamit ng iodized salt, at pag-inom ng iron with folic acid supplements. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Siguruhin din ang ligtas at malusog na panganganak magpa-prenatal na hindi bababa sa 4 beses sa kabuuan ng panahon ng pagbubuntis. At hanggat maaari, ay piliing manganak sa mga birthing facility or ospital. At ihanda rin ang sarili para sa breastfeeding. At nakasama natin ngayong hapon si Ms. Maria Ginis C. Vertudaso, Nutritionist, Dietitian 3, Clinical Nutrition Division, Dietary Department, University of the Philippines, Philippine General Hospital. Salamat po, Ma'am Ginis. Maraming salamat. Huling paalala po sa ating mga kasama, especially dun sa mga buntis ngayon na nakikinig po. Ang mga buntis ay nasa isang phase, no? Isang yugto ng buhay na talagang napakahalaga ang wastong nutrisyon. So make effort na maging wasto ang inyong nutrisyon upang ang ating mga sanggol, no? Maaring mga, kasi may twins, may triplets, no? Ang mga anak ay maging healthy, no? Magiging maganda talaga yung kinabukasan nila. No? So ito ay isang paghahanda. So, mahalagang tayo ay laging kumakain ng tama. Okay, maraming salamat muli, Ms. Ginny. At yan po ang kabuuan ng ating talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Sana ay muli namin kayo nabusog ng mga kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon. Para naman doon po sa mga gusto pang magtanong, mag-text lang po kayo sa 0908-579-6898. Kahit tapos na po ang ating programa, sasagutin pa rin po ito ni Ms. Vertudaso sa pamamagitan po ng ating production team. Dahil yan po ang tuloy-tuloy na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Magsasama-sama po tayo muli sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod na Sabado po, ganap na alas 12:30 ng tanghali, dito lamang sa Radyo Mo sa Nutrisyon sa DZXL 558. Tandaan mga kanutrisyon, dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, si Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikan sa kalusugan at sa wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7! Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.